Hello mga anak chi! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng linear equations in one variable. Ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-solve ng x in the equation. Ito ay para sa mga grade 7, week 8, learning task number 2. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin T. Gandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anak shes! Ang mga ituturo ko sa inyo ay mga shortcut method na kaya dapat panoorin nyo muna yung mga videos na ito para mas maintindihan ninyong mabuti. Ang shortcut ng paggamit ng addition property of equality ay sa pamamagitan na lamang ng transpose method. Kung hindi nyo pa napapanood to, i-click nyo na lang dito sa taas or dun sa description below. Transpose method ay kapag naglipat ka ng variables or numbers sa kabila ay mag-change ng sign. So, ganun lamang ha. Ito kasi ang mas mabilis na paraan para ma-solve ang x. Dito sa number 1, ang goal natin, yung x ay magkakasama dito at yung constant nandito naman sa kabila. Okay, kaya yung 2x, ililipat natin dito sa kabila, itatranspose natin at kapag nag-transpose tayo, mag-change ng sign. Okay, so magiging 5x, yung 2x naman magiging negative 2x equals negative 3 kasi yung 2x na ilipat na. Then, yung positive 12, ililipat natin sa kabila, mag-change ng sign. Positive 12 magiging negative 12. Okay? Then, simplify. 5x minus 2x equals 3x is equal to negative 3 minus 12. Magkapareho ng sign, add then copy the sign. So, that is negative 3 plus 12, 15. Okay. Ngayon, meron pang kasama yung variable na x. Eh, ang kailangan natin is x lang ang matira. Ang gagawin natin ay divide both sides by 3. Para makancel ito, ang matira na lang ay x. Negative 15 divided by 3, that is negative 5. Okay? So, the value of x is equal to negative 5. Another example is 3x plus 6 equals negative 2x plus 1. Okay, again, ang gagamitin nating method ay magta-transpose lang tayo ng variable or number. Pagsamahin natin yung mga common terms. Kaya yung negative 2x transpose natin sa kabila. So, 3x, yung negative 2x magiging positive 2x na siya kasi nilipat natin. Then, copy positive 1. Yung 6 naman, itatranspose natin sa kabila. Positive 6, mag-change ng sign, magiging negative 6. Next, simplify. 3x plus 2x, that is 5x, is equal to 1 minus 6, kaiba ng sign, subtract. 6 minus 1, that is 5. Then, copy the sign of the greater number. Mas malaki yung 6, ang sign niya is negative, kaya negative 5. Ngayon, may kasama pa si x. Kailangan natin siyang i-divide sa 5 para makancel yung 5. So, x equals negative 5 divided by 5, negative 1. So, the final answer is x is equal to negative 1. Okay, di ba madali lang? Number 3, x over 2 minus 4x equals 7. Dito sa number 3, di ba magkapareho naman ng may x dito sa left side, pero hindi pa siya nakasimplify. Kailangan nating i-combine ito. So, ihiwalay muna natin yung solution niya. X over 2 minus 4x. Then, para makuha natin yung sagot, kunin natin yung LCD na parang nag
Susubtract lang din tayo ng fraction. Ang LCD nito ay 2. So, 2 divided by 2 equals 1. Times x equals positive x. Minus 2 divided by 1 equals 2. Times 4x equals 8x. Then, simplify. X minus 8x, magkaiba ng sign. Subtract. May 1 dito na constant. So, that is 8 minus 1 equals 7. Ano ang sign ng mas malaking number? Negative. Kaya negative 7x over 2. Okay, so ito, ilalagay natin dito kasi ito na yung simplified form. Negative 7x over 2 equals 7. Ngayon, ang goal natin ay kailangan yung x lang ang matira. Diba kapag may fraction dito sa left side, ang gagawin natin is imumultiply natin siya sa kanyang denominator. Ano ang denominator niya? Positive 2. Okay, so imultiply natin yung positive 2 dito. At ganun din dito sa kabila. Using the multiplication property of equality. Next, multiply. Makakancel na yan. Ang matitira na lang ay negative 7x equals 7 times 2, that is positive 14. Para matira si x dito, i-divide natin both sides by negative 7. Then, makakancel na to. Ang matitira na lang ay x equals 14 divided by negative 7, that is negative 2. So, the value of x is equal to negative 2. Number 4, 1.4x minus 3.8 equals 0.4x plus 6.2. Kagaya lang din ng ginawa natin kanina sa number 1, mag-transpose tayo ng mga terms. Okay? So, yung 0.4x, ililipat natin dito. Tapos, yung negative 3.8, ililipat natin dito sa right side. Kopyahin ito, 1.4x. Yung 0.4x, ililipat natin, transpose natin, mag-change ng sign, magiging negative 0.4x equals, kopyahin yung 6.2, yung negative 3.8 naman, mag-change ng sign, magiging positive 3.8. Then, simplify, that is 1.4x minus 0.4x equals 1.0x. Pero, di ba yung 1.0, ang katumbas niyang whole number is positive 1x or x na lang ang ilagay natin. Then, 6.2 plus 3.8. 6.2 plus 3.8, that is 1 plus 6 equals 7 plus 3, that is 10. Ang katumbas ng 10.0 is 10, kaya kahit 10 na lang ang ilagay natin. So, the value of x is equal to positive 10. Number 5, 5 times the quantity of x minus 2 plus 2x equals 7 times the quantity of x plus 4 minus 38. So, may mga parenthesis dito. Kailangan muna nating isimplify bago natin kunin yung value ng x. Using the distributive method, yung 5 distribute natin dito. 5 times x, that is 5x. 5 times negative 2, negative 10. Then, kopyahin yung plus 2x equals, ganun din dito, distribute natin dito. 7 times x equals 7x. 7 times 4 equals positive 28 minus 38. Then, simplify. Pagsama-samahin natin lahat ng mga common terms, yung mga magkakamukha. Yung 5x, di ba, nandito na, so 5x pa rin. Then, 2x, positive 2x. Yung 7x, i-transpose natin dito sa kabila, mag-change ng sign, magiging negative 7x. Then, equals, kopyahin ito, 28 minus 38. Yung negative 10, ita-transpose natin sa kabila, mag-change ng sign, magiging positive 10. Then, simplify. 5x plus 2x equals 7x. Minus 7x, that is 0. 28 minus 38, that is negative 10. Negative 10 plus 10 equals
0. So, ang nakuha nating sagot ay 0 equals 0. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng 0 equals 0? Ang ibig sabihin ng 0 equals 0 ay infinite solutions. Infinite solutions. Ibig sabihin, yung equation na to ay merong infinite number of solutions. Okay? So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!